cardboard yung size. Iba ng table. Wala pang food. Kulang pa yung mga dahon namin. Ayan. Ayan, guys. Masarap! Happy? Opo! Gia, Gia! Ah, smile! Smile! Ah, kain na kayo, anak. Huwag kayo mahiya. Tapos, anak, kumukuha kayo, punta kayo doon, kumukuha kayo ng ulam. Na, huwag kayo mag-i-stay dito. Kuha kayo ng ulam doon. Na, kung anong gusto nyong kainin. Ito yung mga magaganda kong mga pupils. Ayan, o. Oh. Diba? Siyempre, o. Oh. Look at their outfit. They are so beautiful this morning. Oh. They are so beautiful. O. Oh. Diba? Ano naman? Naman naman. Okay, happy Valentine's po. Thank you. So guys, I just want to share to you na meron kaming konting konting salo-salo ng mga parents naman. Yan, we will eat together. Walang singilan yan. Walang singilan. We will just bring our own baon. Yun. We will just eat together. It's just a get-together brunch. Ika nga. Eh, kasi, diba, for the whole year, nakasama namin yung bawat isa. So, we are thankful. We were so thankful to have each other for that whole year, no? Para sa mga bata. Alam niyo yung mga parents, partners natin yan, partners. Partner natin yung mga parents. Without them, without their support, without their encouragement sa mga anak nila, eh, kahit na magtumbling-tumbling tayo sa harap ng blackboard dyan, eh, walang mangyayari. Kasi malaki ang impluensya ng tahanan, di ba? Kasi di, yun yung nakalakihan nila. So, pagpunta nila sa school, pinapolish natin yung bata to help him grow, to build up. Inaasa natin yung kung anong talent meron siya. Say hi! Hello po! So, after ng budel fight ng mga bata, budel fight with parents, you'd beat parents naman. Ano po masasabi niyo sa nakaraan na, sa school year na to na pinagsamahan natin? Ano po yung masasabi niyo? Ano po yung masasabi niyo dito sa sa budel fight natin? Lasimot po ba? Thank you so much po sa pag-share niyo ng time niyo. Hindi lang ano alam niyo malaking bagay. Hello, good morning. Napakasayang i-share sa inyo yung mga moment together namin for the last time ng mga parent and as well as the
pupils. Alam nyo, being a teacher, it's a mixture of sadness and happiness. Why? Why? Unahin natin yung happiness, syempre. Happiness, yung kasi yung may mga, nagkakaroon ka ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay ng mga batang ito na sa pag-abot ng kanilang pangarap. Alam nyo ba yung tipong kahit na yung napakabigat ng araw, yung nagiging magaan dahil sa sobrang pagka-inosente nila, yung hindi nila alam yung mga alam nyo ba yung mga kabigatan behind the smile of a teacher? Yun, alam nyo ba yung tipong pagdating mo, sumasalubong na sila, "Hello teacher, good morning teacher," tapos magbe-bless sila, kukunin yung bag mo, diba? Napaka-sweet nila. Tapos, they are little helper in so many ways. Yun yung mga masasaya sa loob ng isang taon, nakakasama natin sila. There are different pupils, different children that come and go in our life each year. Tapos, each of them, nag-iiwan sila ng mga remarkable memories sa buhay natin. Yung bang alam nyo ba yung tipong kapag patapos na yung klase, parang ang hirap mo silang bitawan. Gusto mo yung ihinto mo na yung oras para stay mo na sila dyan, wag mo na silang aalis, diba? Yung sadness ng isang guro is yung palagi lang siya naiiwan. Palagi na lang siya naiiwan ng mga iba't ibang bata na minamahal niya. Yun. Kaya nga, kapag alam nyo yung patapos na yung klase, masaya kasi medyo mapapahinga na muna. Pero alam mo yung konting kurot na alam mo na yung kapalit nun eh, yung goodbye na sa mga batang nakasama mo sa loob ng isang taon. Alam niyo, aminin man natin at hindi naman tayo magpapaka-plastic. E talaga minamahal natin sila. Kasi araw-araw, hininga natin, haluan ng hininga, ng pawis, ng laughter, ng galit, ng, alam niyo ba yung sakit ng loob, ng iyak, ng excitement, yung iba't ibang klase na ng mga feeling, di ba? Nakasama natin sila. Sumasayaw, naglalaro, nagbabasa, umaawit. Yung iba-iba na yung mga ginagawa. Sometimes sharing sad stories, happy stories, yung mga ganon. Fairy tale, reality, di ba? Yung at the end of the day, alam mo, it's a goodbye. Pero happiness pa rin kasi alam mo na aakyat nila na sila dun sa another stair na dapat nilang bagtasin dahil kailangan nilang tuparin yung kanilang mga pangarap. Alam niyo ba yung tipong hindi naman sila dapat mag-i-stay lang sa isang sulok dahil masaya sila. Kailangan sometimes we need to get out of our comfort zone, kahit na sabihin mo masaya ka, kahit na sabihin mo ano pa man yung mga feeling mo, kahit na comfortable ka na, di ba? Kasi kailangan, habang buhay yung tao, kailangan pa rin maghanap. Alam niyo ba yon? Hindi naman hindi tayo kontento. Wag lang yung sobrang kontento, o di ba? Kailangan din natin mag-explore. Mag-explore so that we can give more. Kasi naman yung goodbye, there's always a hello in every goodbye, diba? So, sige, tanggap na natin. Tanggap na natin. Masakit lang sa mga masakit lang sa una, syempre yung nakakapanibago, yung dati mo silang kasama, tapos hindi mo na sila makakasama ulit. So, siguro naman din, yung mga bata din naman, ganun. Maninibago din sila kapag nasa ibang grade na sila. Pero, agad naman din silang nakakapag-adjust. Yan ang yung tinuturo natin sa kanila, maging matibay kahit nasaan natin sila itanim. Yun, diba? Hindi natin sila tinuturuan na magdepende sa atin.
hindi natin sila tinuturuan na manghina. Hindi natin sila tinuturuan na huminto lang at hayaan lang nilang tumakbo yung orasan mag-isa. Hindi yun ang itinuturo natin sa kanila. Itinuturo natin sa kanila, sige, explore ka lang. Spread your wings. Fly. Fly up. Until you reach your dreams. And kasi naman, as I've always said, there is always a hello after goodbye. As you cross the bridge, tapos narating mo na yung dapat na marating, then it's time. It's time for you to enjoy, no, yung bunga ng mga searches mo, ng mga pagod mo, ng mga luha at sipon ng pinaghalo habang ikaw ay nagsisikhay, di ba? So yun. Lalim na, no? Sikhay. But anyway, as you see, maliwanag na. So it means that I have to start the day. So for now, I have to say goodbye. Oh, sinabi ko yan, ha? There is always hello after goodbye. So it means you look forward for my another video. Sana naman magustuhan niyo yung video ko. Matagal na din ako nagsisikhay dito sa ano. dito sa vlogging na to. But anyway, I know some of you love me so much. I know naman kasi you spend your time with me, di ba? You share your time watching my vlog. Alam ko na 'yon. So action speaks louder kasi yung love kasi may action, di ba? So if you love the person, then ano, tanggilikin mo siya. Suportahan mo. Yun kasi yung need ng mundo, yung suportahan tayo, di ba? Hindi yung naghihilaan pababa. But anyway, thank you so much. God bless everyone. Love you.